What's up mga pajak? Sa video na to, usapang torque wrench naman tayo. Pag-uusapan natin yung tungkol sa torque wrench ng bike. Ang torque wrench ay isang hand tool na pwede mo gamitin para masukat at makontrol yung tightening torque ng isang bolt. Etong torque wrench na to, binigay lang to sa akin. Pinadala to sa akin ni Sir J. Katakis. Sira daw to, hindi nagkiklik. Medyo bago pa daw, hindi pa masyado nagagamit. Baka sakali daw maayos ko para mapakinabangan pa. Nakabili na naman daw siya ng bago, kaya binigay niya to sa akin. Nung nagre-research ako kung paano ba ayusin yung ganito, yung mga nakikita ko, puro tungkol dun sa malalaking torque wrench. Na tingin ko, pang automotive yun. Similar siya, pero magkaiba pa din. May part dun sa malaking torque wrench na wala dito. Saka nakita ko, kinakalibrate pa nila yun. Naisip ko, baka hindi ko rin magawa makakalibrate ng tama. Kaya hindi ko to nagalaw ng matagal na panahon. Pero dahil dun sa previous video na ginawa ko tungkol dun sa mga bike tools, nalabas ko to, tapos kinabukasan, naisip akong kalikutin. Hindi nga lang ako nag-video nun. Kasi expect ko, in the first place, hindi ko naman talaga siya maayos. Kaya, bakit ko pa siya bibideohan, diba? Pero may hima lang nangyari. Parang naayos ko siya. Gumagana na siya. Nagamit ko na. Kung paano ko siya naayos, binuksan ko lang, ginrasahan ko yung mga pyesa sa loob, binalik ko, sinubukan ko, hindi gumagana. Inulit ko ulit, pinaklas ko, binuo ko ulit, gumana, napapaklik ko na. Kaya lang nung sinubukan ko uling gamitin, hindi na uli nakiklik. So parang tsambahan kung gagana ako magkiklik. Binuksan ko ulit, kinalas ko ulit, tapos inassemble ko ulit, nakadami na din ako na nasubukan na iset yung torque, parang gumagana na siya. Pero may twist kasi, eto, nakiklik to dapat ng malakas. Well, yun yung napapanood ko kasi sa mga videos kapag gumagamit sila nito, may maririnig kang malakas na click. Dito, wala. Mahina lang pero mararamdaman mo. Dapat dahan-dahan yung pagpihit para mapakaramdaman mo. Yun yung natutunan ko para magamit to. Kasi, di ba may problema. Sira. Gusto natin. Ito yung lagayan niya. Hard case na plastic. Tapos yan, may foam dito. Siguro para maprotektahan yung dulo nito dito. Ewan ko para saan to. Pero may foam eh. May nakalagay na yan. Tapos may mga papel dito. Etong papel na to ay Certificate of Calibration. Nakalagay dito, plus minus 1% lang. Meron din ito, instruction manual. Yung gantong style, ito yung nakikita kong style sa mga malalaking torque wrench. Gantong style, ito yung nandito. Ito sa malalaking torque wrench to yun. Yung nandito, ito, ganyan style. Meron ditong conversion table. Iba't ibang unit of measurement nandito. Sa mga pyesa kasi ng bike, common doon, newton meters yung naka-spec. Yun nandito, newton meters to. In case kailangan mo mag-adjust na nakalagay na specs, foot pounds, hanapin mo lang yung katumbas niya na newton meters para maset mo lang tama dito. May manual din dito. Dito may naka-print din na conversion table. Ito yung mismong torque wrench. Tsikahin mamaya. Meron ditong iba't ibang mga ulo nilalagay dito. Ito mga allen keys. 2.5 millimeters, 3 millimeters, 4 millimeters, 5 millimeters, 6 millimeters, 8 millimeters, 10 millimeters. Meron din Torx, T25, T30. Yung mga to, nalagay siya dito. Pipindutin mo lang, malalagay mo na. Pinatin mo lang, palit ka, lagay mo na. Dito sa baba, ito yung adjustment para ma-adjust mo kung ilang newton meter mo siya iseset. E-press mo muna siya na ganyan, tapos saka bibitawan. Dito may visual indicator ka dito na makikita mo kung ilang newton meter na siya nakaset. Kung saan nakatapat yung color red na guhit. Yung torque wrench na pang bike tulad nito, 2 newton meter siya hanggang 14 newton meter yung pinakasagad niya. Brad nito, Wisret. Meron ditong parang C-clip. Ito yung tinanggal ko para mabuksan ko tong torque wrench na to. Tatanggalin lang yan, hugutin to, mabubunot mo to. Etong part na to, nagra-ratchet to eh. So pwede mo siyang ipangsikip na hindi mo na iniikot all the way na ganyan. Pag ganyan na lang. Na-adjust din yung direction ng ratchet dito. Kung right hand thread, left hand thread, pwede mo ma-adjust dito. Sabi nga lang, yung torque wrench, yung ganito, gagamitin mo lang to pag sisikip para maset mo yung sagad na sikip nung screw or nung thread nung allen. Doon mo lang gagamitin yung torque wrench. Hindi advisable na gamitin to pang luwag kasi pwede masira, pwede magka-issue siya. Pero bakit siya meron nung pang kaliwang direction, di ba? Kung hindi mo siya pwedeng gamitin pang luwag. Sabi kasi, yun naman, gagamitin mo lang yun sa mga reverse thread na mga screw. Meron palang ganun. Kaya pansikip lang, kaya pag magluluwag ka ng allen, gagamit ka pa rin ng hex key. Tulad nito, huwag mong gagamitin to panluwag. Pangsikip lang talaga to para maset. Pwede mo daw siyang gamitin panluwag, pero dapat sigurado ka na yung iseset mong torque setting dito, same dun sa kung gaano kasikip yung allen na luluwagan mo. Pero paano mo malalaman, di ba? Kaya mas safe pa din na gamitin talaga yung ganito. Sa mga components ng bike na meron kang kailangan i-screw o i-thread, kapag branded, meron yung naka-print na recommended newton meter na specs na dapat hanggang dun lang. Pag sinobrahan mo, alanganin na, delikado na. Kasi pag over-torque, pwedeng pumutok, mabasag, masira yung pinagtitreadaan. Yung alloy, medyo kaya pa niya i-tolerate kahit kamay-kamay mo lang, pangramdaman mo lang, okay lang. Pero sa carbon, yun medyo maselan yun. Kaya dapat tama talaga na susundin mo yung
torque specification ng component na yun. Kaya doon pumapasok yung kahalagahan ng torque wrench. Dito sa stem na to, may nakaprint na 6 Newton meter. So 6 Newton meter yung recommended torque specs nitong bolt dito. Currently, naka-0 siya. Meron ditong guide para sa maliliit na increment. 0.5, 1, 1.5 na Newton meter. So from 0, kagayon ko, ayan, na-increment ko siya ng 1. Na nasa 1 Newton meter yan. Kasi lumampas na din doon sa guwit. So another 1. Nasa 2 Newton meter na siya. So pipitin ko lang to, another 1 Newton meter na dagdag. Another 1 Newton meter, eh nasa 4 na siya, 'di ba? Another 1 Newton meter and another 1 Newton meter. Eh nasa 6 Newton meter na siya. Same ng specs na kailangan nito. Etong nakamasikip to ngayon eh. Luluwagan ko siya gamit yung Allen key kasi nga bawal ipangluwag yung torque wrench. Luluwagan ko muna siya for demonstration purpose. Ito yung Allen key na same size nito. Kakabit ko siya sa torque wrench dito. Pindutin mo lang to. Tapos lusot mo na to. Naka-set na to na pa-right yung pihit kasi pag andito, hindi ko siya mapipihit pag ganito kasi iikot siya, hindi siya napipigil. Bali, pakaliwa, ikot nito. So, ito yung nagbabago dun sa direction na yun. Pag pabalik, hindi siya mapipihit. Pag panan, saka lang siya mapipihit. Subukan na natin. Yung torque wrench, nag-click to, may maririnig kang click kapag na-reach na yung torque na naiset mo. Kaya dinadaan-daan ko to kasi mahina lang yung click nito eh. Yun. Diba? Kung napansin nyo, bumalik ko siya ng konti, tapos bumalik ko ulit. Yun na yung indicator ko na na-reach na yung torque na naiset natin dito. Click na malakas, wala eh. Pero yun lang talaga eh. Kaya dapat dahan-dahan talaga. Dito ah, sa iba, kung maayos yung torque wrench, malakas yung tunog dun. Kaya kaya mong malaman kahit di mo dahan-dahan. Dito dinadahan-dahan ko eh. Para mapakaramdaman ko lang. Yun. Bumalik ko dito, di ba? Yun yung indicator natin. Ulitin natin para sa close up. Tingnan nyo maigi sa part na to. Wala pa. Wala pa. Yun. Ayun yung indicator ko. So nakikita ko sa iba, kung maayos yung torque wrench, may tunog siya na malakas. Kaya malalaman mo agad kahit di mo na paramdaman, di mo na tingnan. Basta may tumunog na ganun, alam mo na na-reach siya na yung tamang torque or higpit ng screw. Dito kasi ito, may issue yung torque wrench na to, pero gumagana naman eh, gamit naman. Yun lang naman yung mga common na mayroong torque specs. Sa stem, yan, meron yan. Depende, na-operate dun sa stem, depende sa brand ng stem. Dito sa seat post, meron din. Yung bolt dun sa rotors, meron din para hindi mo masira yung hubs. Yung pinag-aabitan ng screw dun sa bolt type na hubs. Basta halos lahat ng may screw, may tread sa bike. Merong recommended torque specs doon. Even yung sa lock ring ng cassette, di ba? 40 Newton meter yung kailangan doon. Wala na doon sa torque wrench. Kinakamay na lang yun kasi sobrang taas na nun. Yung mga maliliit na value ng Newton meter na torque spec, yun talaga yung sensitibo. Yun yung maselan. Especially, halimbawa, sa carbon na stem. Kung mapasobra ka, baka masira mo yung stem. Ayaw ko nang buksan yung torque wrench eh. Kasi baka mamaya hindi na uli siya gumana eh pag binuksan ko, pag ginala ko. Kasi ngayon, gumagana siya. Para sa curious, And yung torque wrench, di ba? Etong part na to, ito yung pinipihit na may adjustment. Ito, dito sa loob niya, meron niyang spring. Tapos dito sa ibabaw nito, ganito yung tsura niyan. Ito yung may ratchet na kung saan nilalagay mo yung mga ulo ng mga Allen keys dito sa part na to. Tapos yung loob niyan, ito, nakasuksok siya doon sa loob ng katawan ng torque wrench. Pag ganitong style, pa letter C na ganyan. Merong nakahiwalay na part na parang box na bakal. Square siya, hindi, rectangle siya. Basta may pa-box na bakal doon sa loob. Tapos, meron siyang pinaglalagyan na parang ganyan yung shape. And ito naman yung spring, yung adjustment. Pag inigpitan mo to, pinapasikip niya yung spring, pinapatigas niya. Tapos, ito, kapag na-reach niya yung puwersa, yung Newton meter, kung gano'n siya kaigpit, parang dudulas siya dito eh. Yun yung mag-focus nung pagtunog o nung parang pagkabali niya. Parang ganun. Ako kung nag-guess nyo. Basta ganun eh. Ganun yung napansin ko sa loob niya eh. Similar din naman sa iba pang mga torque wrench na nakita ko na repair videos sa YouTube. Itong part na to, ayan, may play yan. Kasi nakalusot lang siya dun sa loob. Tapos parang ganyan na yung itsura niya. Ayan yung part na nagpapatunog sa kanya. Tapos yung spring. Yung spring yung importante. Yung spring dapat calibrated. The more na nakocompress yung spring sa loob, mas malakas yung pwersa na kailangan para mapadulas mo yung part nandito. Basta parang ganun. Yun yung concept ng torque wrench. Hindi na natin papaka-in-depth na pati yung physics, yung mathematical formula, hindi na natin i-discuss yun. Mas na importante lang, masunod mo yung Newton meter na recommendation dun sa bike component na
hihigpitan mo yung screw. Yun lang naman talaga. Etong saddle clamp ko, 12 Newton meter. Subukan natin to. Para dito yun. Ayan yung ina-adjust. Kasi single bolt to. Etong style ng seat post na to. Ito yung T25, Torx 25. Yan yung gagamitin natin. Adjust natin sa 12 Newton meter. Nasa 12 na siya ngayon. Lugan muna uli natin. Kasi nakasit na to ng tama eh. So yan, nilugan ko na. Buwan, di pa na nakiklik. Yun. Click na. Ito, hindi malakas yung click, pero kahit paano gumagana naman. Unlike nung dating una kong sinubukan talaga, sobrang sikip na, over-torque na. Yung sa stem, sobrang nagdikit na. Hindi pa rin nagki-click, sira talaga. Yung clicking mechanism, naayos naman. At least, parang nangyari dito, parang haptic feedback lang. Parang gano'n lang, na dapat hindi mo siya mamiss. Mamimiss mo yun kapag binigla mo. Kaya dapat dahan-dahan. Ito kasi, sira talaga. May issue, itong unit na to. Hindi ko naman nilalahat-lahat ng torque ng ganitong brand. Siguro ito nagka-problema lang talaga. Pero at least gumagana. Napapakinabahan pa. Yung calibration, wala kasi ito nung parang preload cup na makita mo doon sa mga malalaking torque wrench na pangsasakyan na higpitan mo para ma-adjust yung preload, yung ipit doon sa spring. Kasi may spring to dito sa loob eh. Wala ito nun. Kung paano mo ito makakalibrate pa, parang hindi na. Asa ka na lang sa nag-calibrate nito. Yung spring lang naman yun eh, kailangan calibrated yung spring. So hindi mo na ma-adjust dito. Tingin ko naging sira lang talaga nito yung clicking. Pero gumagana na. Ngayon, pwede ko na siya magamit. Papakinabangan na siya. Since nung mapagana ko to, na-addict ako sa pag-adjust ng tamang torque sa mga bolts ng bikes ko dito. Pinaglulugan ko, sinet ko lahat, tinama ko. Nakaka-addict pala. Very satisfying kasi yung feeling kapag nag-click siya, plus pa nakakampante ka na tama yung torque or pagkakahigpit doon sa bolt ng bike. Isa to sa magandang investment, dapat meron kayo. Lalo syempre kung ang gamit nyo, carbon components. Kasi yun talaga maselan. Hindi ko naisipan bumili nito before kasi wala naman akong carbon eh, na ginagamit dati. Kaya pasalamat na lang ako kay Sir J. Katakis kasi binigay niya sa akin yung torque wrench niya. Sir J., maraming salamat po. Kaya may magagamit na ako. Maglalagay ako sa description ng link kung saan kayo pwedeng bumili ng torque wrench. Pero hindi ganitong brand. Ibang brand. Mas kilalang brand na bike tool. Yun yung lalagay ko sa description. Pag may nakita ako, so check nyo na lang. That's it for this video mga kapajak. Sino sa inyo yung meron ng torque wrench? Kung may torque wrench kayo, comment nyo sa baba kung anong brand yung gamit nyo. Kung may review kayo dun, kung may tip kayo sa paggamit nito, i-share nyo na din. Kasi malaking tulong din yan sa mga iba pa nating mga kapajak. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe nandito. Kung hindi nyo pa napanood yung mga videos na nandito, panoodin nyo na lang din. Kita sa susunod na videos. Ride safe mga kapajak.